Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumay inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa ika-apat tayo na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Ito rin ay tinatawag na Linggo ng Mabuting Pastol. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman ikisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Mabuting Pastol. Si Jesus ang Mabuting Pastol bilang kanyang mga tupa, tayo ay inaanyayahang dinggin ang kanyang tinig na patuloy na tumatawag sa atin pabalik sa kanya. Ang kanyang pag-aalay ng sarili at muling pagkabuhay ay mga tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Inaakay niya tayo sa kaganapan ng buhay. Idalangin natin sa misang ito ang mga kapatid nating napapariwara ng landas. Ding ginawa nila ang tinig ng Mabuting Pastol na maghahatid sa kanila sa mainam na pastulan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangirihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagpukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaikaasan. Sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarawal ka. Sinasamba ka namin, ipinagutuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurian, Panginoong Diyos, Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Panginoong Hesu Kristo, Tong na anak, Panginoong Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanulungno sa pangalan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Apo sa Diyos, Apo sa Diyos, Apo sa Diyos sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idalangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinagpako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Hesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang
ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa puon magtiwala ako, kaysa panaligan niyaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa puoy ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, ikaw Panginoon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dati tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin ang pagparitong muli ni Kristo. Tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin Siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman'y nakikilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa ika-apat na tayo na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. At ngayon ay Pasko ng Mabuting Pastol. At ang ating mabuting pastol una sa lahat ay ang Diyos. At ang Diyos ay nagbigkas at ang kanyang salita ay naging mabuting pastol. Yon ang ating Poong Hesus Nazareno. At ang Poong Hesus Nazareno ay tumawag sa atin at bininyagan tayo sa kanyang pangalan upang tayo ay magiging pastol sa isa't isa. Pakisabi sa katabi mo, pastol ko, pastol mo rin ako. Pastol tayong lahat. Lalo na sa mga magulang, pastol kayo ng inyong mga anak. Kayo mga magkakaibigan, pastol kayo sa isa't isa. Lahat po tayo ay pastol sa isa't isa. Sapagkat nabinyagan tayo sa pangalan ni Kristo, Hesus Nazareno na ating mabuting pastol. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging pastol? Una, tingnan muna natin paano ito nasusulat sa mga kasulatan. Sa Lumang Tipan, tinatawag ang Diyos na Roe. Roe, ibig sabihin pastol. Ang Panginoong Diyos ay siyang pastol ng kanyang hinirang na bayan ng Israel. At dahil doon, iniligtas sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero, tuloy-tuloy pa rin ang mga tao sa pagkakasala nila, hindi nakikinig sa kanya. Kaya, nagbigkas na ang Diyos na Ama at ang kanyang binigkas, yun po ang ating Pong Hesus Nazareno na nagkatawang tao, salamat na Malabirhen Maria, at para sa atin, siya ay pastol natin, mabuting pastol. At dahil ang mga pagbasa ngayon ay nakuha po hindi sa luma na tipan, ngunit sa bago na tipan, ang pastol ay tinatawag na Pimen Hokalos. Kung sa Lumang Tipan ay
dalawang tinig lang, roe, sa bagong tipan ay tinatawag siya na pemen hokalos. Pemen, pastol. Hokalos, mabuti. So, mabuting pastol. Kaya nga, noong nasalin ito sa Latin, pastor bonus. Pastor, pastol, bonus, mabuti. Kaya, good shepherd. At sa ating salita, mabuting pastol. Una, kinakailangan nating tingnan na ang mabuting pastol ay nagkaroon ng panahon na makinig. Alam niya at kilala niya ang kanyang binabantayan at nakikinig siya sa mga hinaing. At itong mga binabantayan niya ng mga tupa, tayo po ang mga tupa ng ating Panginoon. Kilala rin natin ang ating Panginoon. Nakikinig rin tayo sa kanya. Pero alam niyo ba, bilang tupa, kuminsan hindi natin siya kilala. At kuminsan hindi natin siya pinakinggan. May pansarili kasi tayong kuminsan na galaw sa buhay. Kaya tayo'y mga tinatawag na mga suwail. At tayo'y napalayo sa kanya. Kaya ang tawag sa atin, lost sheep, ang nawala na tupa. Pero hinahanap-hanap tayo ng Panginoon. Kung tayo masumpungan, kanya pong ikinarga. Dahil ganun po ang kanyang pag-ibig sa atin. Pangalawa, nagbibigay ang mabuting pastol ng proteksyon. Ang ating Panginoon, wala pong pinakadakila na proteksyon liban sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay sa atin. Dahil sa pag-alay ng kanyang buhay sa atin, tayo nabigyan ng buhay. Dahil sa kanyang pagpakasakit, tayo ay naligtas. Dahil sa kanyang pagkabuhay muli, tayo nagkaroon buhay na ganap at ikasya siya. Tama na proteksyon. Buong buo. Mulat sa Paul hanggang sa pagkatapos ng kamatayan, tayo pa rin ay kanyang binibigyan ng proteksyon o kaligtasang buo. Pangatlo, ang ating mabuting pastol ay nag-aalay, nagsakripisyo para sa kanyang mga tupa. At dito tayo pupuntangin sa ating ebanghelyo. Sinasabi ng ating ebanghelyo ng ating Panginoon, versikulo 11, ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang akala natin, nag-aalay lang ang Panginoon, kailangan siya mag-alay ng buhay. Hindi, yun ay para sa atin. Ang kanyang pagpakasakit, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagbubuo ng dugo, yan ay para sa atin upang tayo magkaroon ng kaligtasan, upang tayo masagip, upang tayo maligtas. Ano naman ang ating handog sa kanya? Napakalaki ang handog ng Panginoon para sa atin. Ngunit binaliwala natin. Mas malaki pa yatang panahon na binibigay natin sa ating mga cellphone na kung minsan, kung wala ang cellphone mo, parang na-stress ka na. Uli kaya sa mga apps o mga computer games na doon tayo naglalaro, hindi na tayo nagdadasal. Kukunti lang ang panahong ibinigay natin sa Panginoon, mas malaki pang panahon sa ating mga laro, sa ating mga pagpunta-punta kung kahit saan, udili kaya tayo ay naglalakbay kahit saan namamasyal, hindi tayo kalakbay ng ating pastol. Tayo ay tupang nawala. Kaya kinakailangan tayong babalik at babalik natin sa Panginoon upang ating ipahayag sa Kanya na tayo ay hindi na nawala. Tayo'y nakikinig na sa Kanya. Tayo'y para na sa Kanya. At paano makinig sa Panginoon? Una, buksan natin ang ating puso upang buong puso nating pakinggan ang Kanyang mga salita. Pangalawa, ating isabuhay ang Kanyang mga turo. Ang Kanyang mga turo ay nasa Ebanghelyo. Simple lang ang Kanyang mga turo. Una, ibigin ang Diyos higit sa lahat. Pangalawa, magmahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Hindi ba simple? Pero hindi natin yung ginagawa. Maski nga sa loob ng mga tahanan, ang mga kasambahay ay may away-away.
Kuminsan mayroong maliit lang na lupa, ipinag-awayan pa, kuminsan magkaso pa. O dili kaya, kung wala dyan ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapwa, kung ano nung mga sinasabi nating marites, o mga chismis, o dili kaya kung ano nung mga ginagawa natin na masamang pag-isip sa ating kapwa, yun ba ang pagiging pastol sa isa't isa? Sapagkat ang Diyos ay pastol, nagpadala siya ng kanyang anak na mabuting pastol upang tayo ang bawat isa sa atin ay magiging pastol din sa isa't isa sa pamagitan ng pag-ibig, sa pamagitan ng pagmamahal. Sapagkat kung mayroong pagmamahalan, atin pong madama, mayroon palang tunay na pastol dahil tayo ay may panahon sa isa't isa. Dahil tayo ay nakinig sa isa't isa. Dahil nakilala natin ang isa't isa ng lubusan. At dahil ating minamahal at nakikilala din ang Diyos sa tunay dito sa ating Santa Misa. Tayo ay nagkaroon ng pagsasalo-salo. At ang ating pinagsaluhan ay ang ating mabuting pastol na kordero na inaalay. Sa atin bang pagsalo-salo na tayo nagkaisa na tumanggap sa Kanya? Tinanggap rin ba natin ang ating misyon na tayo maging pastol sa isa't isa? Na atin pong tingnan anong mabuti sa ating kapwa-tao? Na ating tingnan ano ang ikaunlad ng ating bayan? At ano ang kapayapaan na magsimula muna sa atin? Na magsimula muna sa ating mga pamilya upang maipalaganap ang tunay na pagtanggap, ang tunay na pagkinig, ang tunay na pagmamahal na siyang mga mithiin ng mabuting pastol. Ikaw ba ay tumanggap na maging pastol sa kapwa mo? O parang ikay nawala, natupa? Ikaw ba'y nakikinig sa ating Panginoong Hesus? O iba ang pinakinggan mo? Dapat sana'y pakinggan natin ang mga tinig ng ating Panginoon. Saan po natin makuha yan? Sa Kanya mga salita sa Ebanghelyo. Ngayon, binabasa ang Ebanghelyo. Pag mayroon kayong Biblia, buksan ninyo ang Biblia, tingnan ninyo ang salita ng ating Panginoon sa Biblia. At kung kayo'y nagnilay-nilay, nag-aaral ng mabuti sa mensahe ng ating Panginoon, nakikinig kayo sa Kanya. O maski ayaw ninyong magbasa, kung kayo'y bukas sa inyong kapwa-tao at nagmamahal sa inyong kapwa-tao, isinasabuhay na ninyo ang mensahe ng ating Panginoon at kayo ay naging pastol sa isa't isa. Naway, ang mabuting pastol ay siyang namumuno ng muna pumapanginoon sa ating mga puso. Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos. Panginating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, nilibing. Nanausunan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluloklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastol ng may pagtitiwala sa kanyang pagabay at pag-ibig sa atin. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso,
Patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumaong, makamtang nawa nila ang kaningningang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, atin ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ginagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan. Pagtugon mo sa aming mga panalangin, aming inhiling sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon na itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalubong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay niya na upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanitunay nga marapat ni kay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumbos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamuhay hasang katauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa namang helsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Oh, sana, sa kaitaasan, inang palang.
kalintasan. Hosana, hosana sa kalintasan. Magsiluot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng nakit na alay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, magaling na utos. Sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isumo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ipapasa
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng libro sa darating na pasukan. Mayroon pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na makatatanggap hanggang sa sila'y makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa sila ay makapagtapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang buting pastol na nagtaguyod sa amin, at kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na ilaan mo sa amin ngayon at kalanman. Sa pangalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa dakilang tahanan ng ating poong Jesus Nazareno kay mga narito o naugnay sa iba't ibang social media platform na kuspusting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggay ng poong Jesus Nazareno.
Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain ko ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ko lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng naglilingkod, lahat ng narito at lahat ng ugnay sa atin. Naway, pagpalain ko lagi ng poong Jesus Nazareno. Tayo ay pinapastulan ng mabuting pastol ng ating poong Jesus Nazareno upang tayo ay maging mabuting pastol din sa isa't isa. Ngayon po ang maringal na paghusbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiko kayo habang inagawad ang paghusbas. Ang Diyos na tumutupo sa hukup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo na siya nawang magpala sa inyo ng kalagayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkaluban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan pakundangan sa panampalataya at binyag, kayo naway makatambal sa mga nasa kalangitan pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno na mabuting pastol. Salamat sa Purihin Diyos. Purihin natin ang ating poong Jesus Nazareno. Well,